Hello, hello everybody. Ako po si Richard Reynoso. Good morning, 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 morning. Morning. Good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ako muli at nagbo-broadcast habang ako po ay nagmamaneho sa kaagahan ng Tuesday morning. Bilang isang mabuting asawa, ako po ay nag-service. Ako po ang naghatid sa misis ko papuntang trabaho. Palipad doon siya ngayon papuntang Middle East. Para ako may asawang OFW. Iniwan niya ako. Alam niyo naman po na nagtatrabaho kong flight purser po ang misis ko. Kaya every now and then, depende sa schedule, hinahatid po natin yan at sinusundo pagka mayroong trabaho. At bakante po ako at wala po akong gigs, wala po akong meetings, walang shows. So yun, it's a very beautiful day. Ngayon po ang birthday ng ating mahal na presidente, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr., also known as PBBM o Pangulong Bongbong Marcos. Happy happy birthday po, Sir, His Excellency. Mabuhay po kayo at patuloy po naming pinagdadasal na sana ay maging successful po ang inyong administrasyon na may angat pa po ang ating bansang Pilipinas. Ayan. Maganda na nga yung ginawa niya nung umalis pa maraming nakuhang mga investments overseas. Possible investments overseas. Worth billions. Malaking bagay po yun. Maraming salamat po sa ating PBBM at sa lahat ng bumubuo ng kanyang administrasyon. Alam po ninyo, hindi po biro maging presidente. Sa country, sa bansa na napakarami, napakaraming gustong maging presidente, kahit na hindi naman sila tumatakbo, ba'y napakahirap pong maging pangulo ng bansang yan. Napakarami pong iba't ibang matatalino riyan na tila ba parang alam nila kung paano magpatakbo ng bansa. Kala nila eh ganun kadali lamang yun. Hindi po ganun kadali yun. Kailangan nung muna tumakbo kayo. Hindi pwedeng awang lang kayong ngawa sa isang lugar. At kung hindi naman po, kahit na nakaposisyon kayo, ngawa pa rin kayo ng ngawa, na para ba akala ninyo, alam nyo na kung paano magpatakbo ng bansa, hindi naman kayo tumakbo nung eleksyon. May malaki problema ho yun, ano? Kaya, ako po kasi naniniwala po ako doon sa nakasulat sa Biblia, magandang balita na lahat po yan, lahat ng ating pinuno, yan po inedya po ng Diyos yan . Kasi blessed po yan na mamuno sa atin. Kahit na itong mga nakaraang mga administrasyon, hindi ko mo sinasabi yung TPRRT, yung mga nauna pa, yung nunung pa, kahit pa nung time nila Emilio Aguinaldo, may Bible na naman. Kahit nung time na yon, lahat po yan, iniadya po ng Diyos yan. Kasama po yan sa kanyang gustong mangyari sa atin.
natin ang kukontrain yan, may malaki po magiging problema natin dahil tayo po ay nakatira sa isang bansa lang, ano. Kaya nga kahit, di ba, kahit nung time nung, kahit na hindi ko gusto yung nanalo nung eleksyon, oh, maraming pagkakataon din nangyari yan. Matagal-tagal din naman nanungkulan yung dati yung administrasyon nung sa kabilang side, ano. Kahit na hindi mo binoto, eh dahil iniadya ng Diyos yan, susunod ka. Kasi pag hindi mo sinunod yan, kontra ka rin sa Panginoon. Sumunod ka na lang. Kung at imbis na ano, ipagdasal natin. Ipagdasal po natin na sana maging successful po yung administrasyon. Dahil kahit nasabihin ninyong kayo ay kontra, eh, kailangan po natin ipagdasal po ang mga namumuno sa atin. Dahil pag pumalpak po sila, damay-damay po tayong lahat doon, ano. Eh, panalangin po natin ang kanyang pagiging successful. Dahil pagka siya naman po eh naging successful, may damay din ang Pilipinas. Hindi po ba? Kaya nga ho, ano eh, naman ho biro yan, dahil ang bahay po na, ang Pilipinas tingin ko dyan parang bahay po yan. Pagka ano, nandito ngayon tayo sa lalo pa nating pinagaganda, noon binanggit ko na yung bahay na yan, na ang bansa natin parang bahay yan. Presidente dumating, si Pierre Arde, naglinis ng bahay. Hindi naman ubiro ang paglilinis ng bahay, lalo na kung matagal-tagal na yung nakatira doon. So, ayun, kailangan maging malinis po ang ating bahay. Ngayon, after 6 years, pumasok naman si PBBM. Eh di pinagaganda pa niya lalo yung bahay. Para naman po ngayon, eh pwede na po nating maipakita doon sa mga kapitbahay natin at sa mga iba pang bibisita doon sa atin sa bahay na yun, na maganda ang bahay natin. Maganda ang maganda. Welcome kayo dito sa bahay namin. Matutuwa kayong magtrabaho dito, di ba? Parang ganun ang dating. Kasama rin siyempre sa paglilinis, yung pagkukumpuni ng mga bagay na hindi na gumagana, di ba? Andiyan yung tulad ng lagay na natin, tulad sa atin, yung konstitusyon, sa aligang batas. Kailangan, ano eh, kailangan maayos yan eh. At kung paano yung tamang pagtakbo ng bansa natin. Hindi ho, tama yatang rason po yung ano eh, yung dahil mahal. Nako, mahal yan, mahal magpa ano, mahal baguhin yan, mahal ayusin yan, hindi pa pwede yan. Oh, eh di kahit na yun ay ikagaganda ng bahay natin, ng bayan natin, di ba? Eh, kung sabihin, hindi natin gagastusan yun kasi mahal, hindi na natin pagagawa kahit na dapat at kailangan natin. Parang mali naman po yata yun. Di baling gastusan, kung maganda naman po ang kahihinatnan, kaysa yung magtiis kayong wag gastusan yun, eh parang ano yan eh. Parang anay yan na wag na lang nating ipagawa, wala na lang pest control, magastos yun eh. Kaya na natin magnaknak yan, total matagal na naman yan. Hindi naman po pwedeng ganun. Pinag-aaralan po natin yung tama. Kaya isa rin po sa pinagdadasal ko yung si Senator Robin Hood.
Robin Padilla, ang kapatid din natin sa industriya, hindi rin biro maging senador, hindi rin biro ang tinatahak ng isang tao na alam ninyong alam naman nating lahat na ano, ingat, aminado naman siya na nangangapa nung una. Makita nyo naman nung matapos mangapa, nung nakakapa na niya kumaharurot ngayon at natutuwa ako pag nakikita ko yun dahil talaga napaka-passionate niya. Napaka-passionate ni Senator Padilla. Nakakatuwa. Nakakatuwa talaga panoorin. Plus, makikita nyo kahit yung mga ibang kasamahan niya dun sa Senado, bumibilib din naman sa kanya. So, malaking bagay po yun. Dahil alam ninyo, dito po sa industriya namin, meron po laging kwan yan eh. Meron po laging connotation yan na pagka ng artista ka, mahina utak. Pero marami po sa hanay namin ng tapos. Hindi lang tapos. Marami sa hanay namin ng ano. Ako tapos ako. Yung mga matataas pang ano, magaganda pa yung tinapos nilang kurso. At nag-excel pa sila. Oh, marami kong mababanggit dyan. Marahil alam nyo rin. Ngayon, bilang luma na ho yung balita na ano, luma na ho yung connotation niya. Pagka artista ka, mahina utak mo. Hindi ako naniniwala mahina utak niya. Diyos ko. Yung mag-memorize lang ng script, napakahirap na. Lalo na yung mga script sa pelikula na, ano? Lang niya. Walang connection sa isa't isa. Diba? Sa isang linya eh. Tapos biglang lilipat sa kabilang linya. Iba naman yung sinasabi. May ganun dati mga ano eh. Tapos monologue yung sinasabi mo. Pero walang connection sa isa't isa. Hindi biro maging artista. So, ayun. Anyway, mga kaibigan, tulad po ng huling survey, nasa 80s po eh, 81, 85, 88, hindi ko alam eh. Hindi, pero nakita ko mataas-taas din yung satisfaction yung rating ng ating mga kababayan sa pamamalakad ng administrasyon PBBM. Kaya marami pa rin po ang natutuwa. Marami pa rin po ang naniniwalang tama ang pagkakaboto nila. Tama ang pagkakaboto nila. Tama ang 31.6 ba? Million na bumoto sa ating mahal na presidente. At sana patuloy pang tumaas pa yan lalo dahil kailangan natin ng pagandahin ng Pilipinas at umasa tayo na magiging magandang lalo ang Pilipinas dahil kung hindi gaganda ang Pilipinas, aba, kawawa naman tayo. Kahit na sinasabi ko nga pala ngayon na medyo luluwag na yung wala nang masyadong ano, yung pagsusuot ng mask gawa ng pandemya, yung paglulusen up na, mga kababayan, iba pa rin po yung safe than sorry ah. So maging maingat po tayo sa labas. Lalo-lalo na pagka hindi tayo nakasuot ng mask. Ako, nandiyan pa rin po si COVID. Aali-aligid lang sa paligid yan. Maniwala kayo. Napakahirap po na may sakit. Hindi lamang si COVID, kahit na anong sakit pa yan. Napakahirap po na may sakit. Kaya mga kababayan, mag-ingat po tayong lahat. Kayo po ay mag-ingat, mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Have a blessed Tuesday, an awesome Tuesday.
Because we have an awesome God. At tayo po ay magtrabaho ng palipasin po natin ang ating linggong ito na masaya. Ha? Piliin niyo po maging masaya dahil iba ho ang nagtatrabaho ng masaya. Napakagaan po ng mundo. Napakagaan ng kapaligiran, napakagaan ng mga pangyayari sa bayan. Napakagaan ng kinabukasan. Mabuhay po kayo. Maraming maraming salamat po sa mga nanood. At God bless and please keep safe. Ingat po. Salamat po.